Sa aura niyang porma, hindi mo aakalaing paglalaku pala ang gimmick niya. Aalamin ni Kabayan Nolly De Castro kung bakit nga ba todo postura ang isang tindero mula sa Laguna na kinagigiliwan ng mga parokyano niya. Naglagay ng makeup. Nagpahid ng lipstick. At todo postura. Animoy dadalo sa JS Prom ang 25 taong gulang na si Michael Osorio Jr. o MJ. Pero matapos mag-ayos ng sarili, pagkakamada naman ng mga paninda ang inatupag niya. At kasunod na ang pagrampa sa kalsada. Inapadaing! 15 taon siya noong simulan niya ang ganitong estilo ng paglalako. Nakita niya na pong suot ko magaganda po. Maraming customer sa akin po kung bumibili. Noong una, mabigat sa loob ng mga magulang ni MJ ang pinili niyang kasarian. Tinong bata pa yan, lagi ko po nakikita ang kalaro ng mga babae. Siyempre, hindi ko kalahin ang junior pa man din eh. Pero nanaig pa rin ang respeto nila sa anak. Ipinabayaan na po namin. Ayun po ang kagustuhan niya. Lahat po ng anak ko, mahal po. Tinapadaing! Labis rin ang pasasalamat nila sa anak dahil sa pagiging responsable nito. Pagka dadating siya, oh mami, ito po ang kape, ito po ang pambili nating ulam, ito yung pambiling bigas. Eh, ako naman po yung masena rin, gawa po yung sawa pa ng Diyos. Nakahat kayo ng kanyang katayo, wala siyempre hindi nakakalimot sa amin tumulong. Sana po masasabi niya, sana po magpatuloy ang kanyang pagtulong at pangunawa sa amin. Pinapadaing! Lagpas 2 kilometro ang matsagang nilalakad ni MJ araw-araw, maubos lamang ang kanyang paninda. 7 barangay po na nalakaran ko po. Uwi ko po sa bahay, ang gabi na po. Ang gusto ko, tumutulong ako sa magulang ko po. Bibili ko na lang pong bigas at ulam. Gala ko to, dati to, gala lang ng gala. 10 oras ng gabi, gala lang siya dito ng gala. Ngayon, at least, natuto ka magtinda. Nagkakapera ka na, gumaganda ka pa na. Ito, 65. Pero hindi regular ang kita ni MJ sa araw-araw na pagkayod. Minsan po yung meron po akong kita po ay 300, 350, 450. Yung pong mataas sa akin. Minsan po yung maulan-ulan po ay patungo na matumal kasing benta ko. Minsan po ay 150, 250, 300. May 35, may 65, may 55. Gayunman, pamamaraan niya ito para makatulong sa hirap na sitwasyon ng kanyang pamilya. Kulang pong pera kasi si mama po, wala nang rabaw na po kasi may sakit na po eh. Si papa po, kulang pong kita niya kasi nagbabayad sa utang. Sinusubukan din niyang makaipon para maipa-check up naman ang bunsong kapatid. Kasi po yung kapatid ko po, meron po siyang bukol po sa batok po. Eh wala kaming panggas sa kanya po eh. Ang mahal pong pang-check up. Para makatulong kay MJ at kanyang pamilya, hinandugan siya ng inyong lingkod, kagapay ang negosyanteng si Gino Salom ng ilang dagdag na paninda. Bagong timbangan, kaunting tulong pinansyal, at sana pagyamanan mo ito at paalagahan upang sa gayon, balang araw, ikaw naman ang makatulong sa iba. At binigyan din natin ng tulong medikal kung saan na ipa-check up rin natin ang kanyang nanay at bunsong kapatid. Una muna kay Ma'am Aurelia, no? Mayroon siyang bronchial asthma. So kinontinue lang natin yung salbutamol nebulization. And then para sa hypertension niya, dinagdagan lang natin ng isa pang medication, no? Dagdag dun sa mga maintenance niya. Then yung sa kapatid naman ni MJ, may mga kailangan pa tayo muna sana na makita ng mga imaging or mga laboratorio bago tayo makapagplano ng next
na step ng management, no, para sa kapatid niya. Meron ding school bags para naman sa kanya mga kapatid at pamangkin at pagsasaluhang ulam sa araw na yun. Thank you po, kabayan. Sa bawat laban ni MJ, meron siyang pangako sa sarili na tutuparin balang araw. Ayun ang gusto kong sa buhay ko po, designer, makeup, therapy. Gusto ko natapos ang aral po kasi gusto ko pong aabutin ko yun, pangarap ko.